Full moon, full moon ritual. Okay, laglag. Good evening sa lahat na nagparitual dito. Ay hindi ko na muna mapokus sa inyo lahat-lahat ha. Kasi malayo-layo lang kasi pag nag-ritual kasi ako, hinahanap nyo ang picture. Hindi dapat makita pag nag-ritual, live ritual. Bihira lang po ako mag-live ritual ngayon ha. Hindi nyo ipopokus ko ng saglitan pero hanggang doon lang. Ayan. Yung mga ano, hindi tayo pwedeng on the spot na makikita nyo agad-agad. So, sa mga makikita nyo, slide lang natin ha, slide. So, kilatisin nyo lang maigi yung mga mata ninyo para makita ninyo ang mga pinaparitual ninyo. Yung iba, hindi natin to pwede siguro to kasi hindi naman to taga rito eh. Yan. Ito ngayon ang live ritual natin dahil dito live ritual tayo. Yan. So, alam kong nanonood kayong lahat ngayon, no? Ito yung altar ko. Dito naman tayo sa ritual na ito. Wala na tayong masyadong ifo-focus sa kasi kadalasan sa inyo, naghahanap ng ano eh. Kaya minsan ayaw kong mag-ritual. Ayaw kong mag-live ritual gawa nung gusto nyong makita lahat ng picture ninyo. Hindi yan dapat na makita ninyo ang inyong ritual na live. Kaya ang ginawa ko ganyan lang, slight lang tayo ha. Ulitin ko, slight lang. So, dito tayo sa special. At dito naman tayo sa ano, makikita nyo rin yung iba. Yung iba hindi nyo makita kasi katulad nito, tinatakpan yung iba. Ha? Dito tayo sa pamarusa, sa kandilang itim. At sa ano, palayo lang tayo para safety sa iba, di ba? Isi-save ko yung ibang nagpaparitual dito. Para hindi makikita gaano ang ritual ninyo, ang mga picture na pinaparitual nyo. Pero lahat kayo
na nagpaparitual sa akin, si KNS, nagparitual ito. Lahat yan, si Nimrod, paparitual yan. Tatakpan lang natin kasi hindi po karapat dapat na makita ninyo ang, pwede nyo makita. Kaso lang yung security lang, kasi malay nyo, may nakapasok dito na kamag-anak ng inyong nagparitual. Halimbawa, si Pedro, nagparitual kay Maria. Ngayon, si Maria, mayroon palang, si Maria, mayroong kamag-anak na nakapasok sa group ko, makita, di ba? Kaya, ganun na lang gawin ko ngayon. Malayuan, tsaka sana yung mga iba naman, huwag masyadong makulit na sasabihin, Nay, asan na naman yung picture ko? Nay, nasaan na naman yung pinaritual ko, hindi ko nakita yung picture. My God, wala na naman tayong kasiguraduhan sa mundo. Puro na lang tayo, once na magparitual kayo, ilagay nyo yung sarili nyo na ginagawa natin yan, di ba? Kaya minsan ayaw kong mag-live ritual. May time naman na gusto kong mag-live ritual. May time naman na ayaw ko ng live ritual. Kasi yung iba, na pag nag-live ako ritual katulad niyan, para fair na lang, malayuan na lang. Nagre-ritual po tayo. Pero para sa uulitin ko, huwag makulit. Huwag niyong hanapin yung picture niyo kasi tinakpan ko na yan. May takip yan. O, katulad dito, pwede natin yung ipakita itong sa pamarusa kasi natakpan ng mga yan at tiniklop ko. Natakpan na ng kandilang itim. Pwede ipakita ang pamarusa. Natakpan na ng kandilang itim yan. Yan. Dito sa hindi natin gaano kasi makikita talaga yan. Makikita yung picture nyo. Ngayon, pag nakapasok dito sa ritual natin, yung mga kamag-anak na pinaparitual nyo, ay lago tayo dyan. Ang problema dyan, hindi ako, kundi kayo, di ba? Nandyan lang yan, mga Nandyan lang yan. Yan, okay? At hindi po tayo gawa ng kalokohan. Yung iba naman nagpaparitual ng patay, at hindi pa namamatay ang pinapapatay. Gusto nang bawiin yung pera. Ano yun? Hello? Walang ganyanan. Nakikita niyo yung mukha ko. May diferensya yung mata ko. Pintasan niyo na. Diba? Kaya ako, bihira lang ako magla-live sa inyo kasi mga pintasero mga tao. Alam niyo, hindi kayo dapat mamintas ng tao. Bakit? Kayo ba ay perfect? Lahat tayo isinilang sa mundong to na may kapintasan na at mayroon ng mga pagsubok at mga problemang dumating sa buhay. Bago ka pa na ito sinilang. Isinilang ka na, di ba? Nagkaroon ka na ng sakit agad. Yun, isa na yun sa pagsubok at mga kapintasan sa buhay mo. Di ba? Pinapaliwanag ko lang dito. Kung may nakapasok man na ibang group dito, na may nakapasok mang kalaban, alam kong mayroon. Kasi nag-accept ako na nag-accept ngayon ng mga nag-join sa group ko. Accept lang ako ng accept. Sige, pasok lang kayo ng pasok. Walang problema dyan. Yung iba, si meron dito nagko-comment sa akin, magpaparitual na. Nung pumasok sa kabilang group, nakapareho ng pangalan ng group ko, ang sabi, hindi yan legit si Merlin. Scammer yan at pinapahiya araw ako. Pinapahiya nyo na ako. Okay lang yan, papahiyain nyo lang ako. Walang problema yan. Sa pagpapahiya nyo sa akin, sa mga taong ibang grupo, ibang mga admin, ibang sinasabing scammer ako, nasa inyo lang yan. Ako, hindi ako marunong manira ng tao. Yung ibang tao na mga gumagawa ng ritual, kanya-kanyang diskarte sa buhay yan. Kanya-kanyang gawa ng ritual yan. Kaya hindi po pare-pareho ang ritual. Tsaka ayaw ko pong manira. Halimbawa, ito si Pedro, naninira sa akin. Sisiraan ko rin siya. Hindi ko nasisiraan yan. Hayaan ko silang manira sa akin. Walang problema sa akin kung siraan niyo ako, kung pintasan niyo ako, basta ako nasa tama. At yung mga nagparitual na patay, patayin, ha? Kulam, patay. At hindi pa namatay ang inyong pinapapatay sa akin. Yan, prangkahan na tayo ngayon, ha? Hindi po lahat ng bagay mangkukulaman o hindi mangkukulam. Ang inaano ko lang dito,
Pag kayo nagpagawa at hindi pa natupad ang gawa nyo, tandaan nyo, tinatrabaho ko ay mga pinapagawa nyo. Wala pong lamangan dito. Ang nangyari lang kung bakit hindi tatalab sa inyo, baka may something, di ba? Ibig sabihin nun, baka hindi karapat-dapat pa siyang mamatay. O hindi pa siya karapat-dapat na manumbalik sa iyo. O hindi pa siya karapat-dapat na gayumahin. Lahat ng bagay dito sa mundong gagawin natin ay mayroong mga pagsubok. Ha? Oh, mangkukulam ako, manggagamot ako, ritualista ako. Kumpleto tayo. Mangkukulam, ritualista, manggagamot, isa na ako. Pag magpagamot ka sa akin, gagamutin kita. Asahan mo ang gamot ko, gagaling ka kaagad-agad. Pero pagdating sa kulam, hindi agad-agad. Bakit? Kung ang inyong pinapakulam sa akin at pinapapatay ay mahilig sa simbahan at makadiyos, mabagal po tayo dyan. Pero pinatrabaho ko talaga yung pinapatrabaho nyo. Yung problema lang, yung mga nagpapapatay at hindi agad-agad mamatay. Dahil baka may isa tayong reason. Bakit? Kasi pwede tayong magsinungaling. Pwede kayong magsinungaling sa akin. Sasabihin nyo, bla 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 bla. Bla 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 bla. Ito si ano, napakasama ng ugali nito. Eh syempre, gagawin kung patrabaho nyo. Ang problema lang, ipapaliwanag ko sa inyo. Bakit si Pedra, bakit si Maria ay hindi pa namatay? Sa kulam na ginawa ko, bakit kaya ganun? So, questionable. Ibig sabihin, baka ito si Maria na pinapapatay mo kay mangkukulam, hindi tumalab dahil ito ay maka-Diyos. Ito ay laging nagsimba. Ito ay laging nagdarasal. Kaya yan ang nangyari. Pero kung sabihin nyo sa akin, ibalik kong pera nyo, at pinaghirapan ko, nagpakahirap akong gumising ng ganitong oras para lang i-ritual kayo, tapos ipabalik kong pera nyo, mag-isip kayo bago kayo magparitual sa akin, ba? O, yan. Ipapakita ko sa inyo ang mga ano nyo. Kahit sinong ritualista, wala pong magbabalik ng pera. Meron kasi isa kong client, pinapapatay niya yung tao. So, hindi kong magbabanggit ng pangalan, pera lang kung manggugulo siya sa akin, o eh, nasa Pinas lang yung papatayin eh. Pwede nating, alam nyo na, eh, mag-blackmail tayo. Kaharapan, prangkahan tayo magsalita. Wala tayo, basta isa ka mangkukulam, isa ka manggagamot, isa ka ritualista. Prangkahan po tayo, wala po tayo dito ano. Basta lahat na pinapatrabaho niyo sa akin, pinatrabaho ko yan hanggang abot mga kaya ko. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo at bira lang ako mag-live dahil ayoko nga ng ganyan. Na pag nakita niyo ang ritual niyo na hindi, ayan, hindi niyo makikita picture niyo ngayon, magre-react na naman kayo, bakit hindi ko nakita ang picture ko? Hindi talaga pwede dapat. Walang karapat dapat na ipakita yung mga ritual ng ganyan. Hanggang ganyan lang, oh. Nakikita nyo. Yan, kunti na lang kanila yan kasi kanina pa ako nag-ritual ng umaga. Kaya makikita nyo. Oh, yung mga kandila ay putus-putus na. Tapos-tapos na. Si Bungo, naliligo na siya sa kandila niya na itim. Ganun yan mga kaibigan. Basta, ang pinapaano ko sa inyo, ang ipapatrabaho niyo sa akin, tatrabahuin ko. Sa abot kayang magagawa ko. Walang lamangan dito at walang ano. At yung tandaan nyo, ang ritual ay isa po yung sugal. Sugal yan. Ako yung instrumento lamang para trabahuin ang gusto nyo mangyari sa buhay. Ha? Ang gusto nyo mangyari ito, pabalik, gayuma, pagmamahal, etc., etc., etc. Asahan nyo, natatrabahoin ko yan. Yun nga lang, magiging kampante lang kayo. Magiging, ay yung loob ninyo, na magiging, ano, yung loob nyo, maniwala kayo sa trabaho. Dahil hindi nyo nakikita ang picture na pinaparitual nyo sa akin, magre-react na kayo. Hindi po yan. Katulad nito, yan, nakabalot na yan. Ulitin ko, nakabalot na yan. Diba? Lahat na may nakabalot na, kaya hindi nyo na makita yung picture nyo. So, iyan naman iba eh, tinutuso ko na ng karayom. Ay, karapat-dapat na yung tusukin ng karayom, ba? Kaya pinapaliwanag ko sa inyo mga kaibigan, mga anak ko dito sa grupo natin. Tayo po dito sa group na to ay walang siraan. Kaya magtatanong yung iba, bakit hindi kayo makapag-message sa akin, makapag-leave message sa wall ko, sa grupo, dahil gusto ko ako lang. Bakit?
para walang gulo. Ayoko na mayroong mga, si ano, may mga pumasok na scammer, si ganito, si ganyan. Ayoko na ng ganyan. Kung buhay pumasok man sa group ko ng mga ritualista, hello mga ritualista na kagaya ko, wala lang siraan. Kasi tayo pare-pareho lang tayong ritualista. Walang siraan. Tayo yung mga spiritual na tao. Ako, kahit ako siraan nyo sa ibang grupo, ipapakita yung mukha. Ayan ang mukha ko. Oh, screenshot nyo na. Yan ang mukha ko. Ayan ang mukha ni Merlin Gonzalez Pontejos. Yan ang tunay kong pangalan at ito ang tunay kong mukha. Ha? Kasi marami pa rin nagsasabi, doubt pa rin sila sa akin. Marami pa rin nagsasabi ng scammer ako gawa nung nakilala ako sa ibang grupo at naipost yung mukha ko at naipost na scammer ako. Aminin ko, may isa akong sa grupo natin na, yung Incheck, yung taga Taiwan, na binablock ko talaga. Dahil nainis lang ako. Yun lang yun. Pero hindi ako scammer, hindi ako manluloko na tao. Dahil kung ako isang manluloko na tao, matagal na ako kinakarma. Eh, hindi po ako kinakarma, mga kaibigan. Ako po ay sinuswerte sa buhay. Sa binibigay niyo sa akin, ikumpara niyo sa ibang ritualista na mahal ang bayad. Sa akin, 2,000, 2,000, 3,000. Sa iba, ang ritual na pabalik pagmamahal ay 6,000 to 8,000 ang bayad. Sa akin, 2,000. Pag hindi pa ito tumalab, tinuloy-tuloy ko pa. Ako pang nag-aabuno sa inyo. Ako pang nag-aabuno sa ritual sa mga kandila na magpapapuyat ako, ha, para lang i-ritual kayo. Sa 2,000, 1,500, 2,500, 3,000, iba-ibang singil ko sa inyo, iba-iba kasing pagawa, 5,000, 7,000, yan, depende yan. Minsan, ang 5,000 to 3,000, marami na akong ginagawa niyan. Naglilibre pa ako. Pag kayo humingi sa akin, halimbawa, bibili kayo sa akin ng gayuma, pampaswerte, pangontra, ang nililibre ko, isa lang binili mo, dadagdagan ko pa yan. Alam lang iba yan. Ganyan po, ka-tindi, ganyan po, mamigay si Kamerlin. Kaya ako, maraming nambato sa akin dahil sa kabaitan at pakumbaba ako na tao. Kahit din na walang hiya ako sa ibang grupo, andun ako, pumasok ako sa group noon na at nakipag-areglo at yung side ko, pinapakilala ko, ako ay hindi ganito, ay hindi ganyan, ganyan, ganyan. So mga kaibigan, ulitin ko, itong mga ritual na pinagawa niyo sa akin. Dito tayo sa itim na kandila at yan ay naliligo na siya ng kusa sa itim niyang kandilang mga upos. At hindi niyo na makikilala kung sino ang pinapatrabaho niyo dyan. Pinatrabaho kasi puro patak na ng kandilang itim yan. Dito po tayo sa kulang pamatay. At gustong papatayin yung mga gusto niyong patayin. Sige, mangkukulam ako. Iaano natin yan. Wala tayong problema dyan. Dito tayo sa ano. Ayan. Alam nyo, ang isang taong prangka magsalita, doon kayo maniwala dahil alam nyo naman ang mga Bisaya. Ha? Ba, mga Bisaya, mga taga Sikihor, alam nyo yan kung sino mang mga Bisaya. Prangka po magsalita ang mga Bisaya. Walang Bisaya na hindi prangka at walang Bisaya na gago. Bisaya, palaban to. Yan. Ha? Mga Bisaya, proud. Kasi palaban. Ang mga Tagalog naman at ibang lahi, pare-pareho lang po din tayo. Kanya-kanya lang din yan. Wala rin akong sinasabi na ganito, ganyan-ganyan mga Tagalog. Tagalog at Bisaya, pare-pareho lang din ang ugali. Pero mas matindi lang ang Bisaya kung magiging prank ka. Di ko naman sinasabi sa inyo na ano, kami mga Bisaya, prank ka talaga kami magsalita para malaman nyo ang tunay. Ha? Kaya kung ako sa inyo, kung kayo gusto nyong ritualista na tunay, ritualista na matindi, marami na rin gumagaya sa akin ngayon. Mula nung ako ang pinakauna-unang nagla-live ritual sa lahat-lahat ng mga ritualista, ginagaya na lang ako ngayon ng iba. Eh di okay lang din yan. At least maganda yun kasi mayroong gumaya, di ba? At least kayong mga nagpa-ritual doon, makikita nyo na natunay. At least, challenge yan parang si Marcos na nagcha-challenge siya na ikaw mayaman ka masyado, mamigay ka ng pagkain o bigas sa mga mahihirap.
Ganyan din yan sa akin. Challenge din yan sa mga pareho kong ritualista. Na nakita nila na nagla-live ritual ako. So ngayon, yung iba parang mayroon na rin ganun, nagla-live ritual na din sila. Hindi ko nga lang maipakita sa inyo ang live ritual ko sa cementerio dahil yung time na yon ay sa sobrang sama ng loob ko. Marami talaga, sobra talaga yung sama ng loob ko. Nadamay lahat, lahat-lahat na yung mga kalaban ko na gumagawa sa akin ng kalukuhan. Pinapatikman din natin yon. Ganyan lang tayo. So, sa mga nanonood ngayon, maraming salamat at magandang gabi. At asahan nyo po, hanggang abot kaya kong tutulungan ko kayo. Huwag lang makulit. Pag ikaw Maria, example lang to ha, ikaw Maria, ikaw Juan Luna, ikaw ay nagtitiis lang at ikaw ay makapagkumbaba, ikaw ay naghihintay lang sa ritual na tumalab, hindi ka makulit, habang buhay kitang pwedeng niriritual. Pero pag ikaw Maria, ikaw Juan Luna, example lang yung pangalan na yun ha, kung ikaw ay makulit, agahan ko na tapusin ang ritual mo. Ganyan yan, mga kaibigan. Mayroon tayong tutusukin sa karayom natin. So, bago yan, kung kayo gusto magpakulam, gusto nyong gumawa ng kulam, kung gusto nyong sarili nyo, sarili kayo ang tatrabaho ng kulam, kumuha kayo sa akin ng librito. Bumili kayo ng librito sa akin. Sa kulam, barang, pamarusa, tigalpo, gayuma, pampaswerte, manggamot, at lahat at poder. Meron ako niyan. Kompleto ang libro ko. So yung iba na sinasabi nila na sila ay hindi nagdidepende sa mga libro. Nagdidepende sa sarili. Nailaipang ha. Diba? Yan. Yung ibang mga ritualista nagdidepende daw sa sarili nilang gawa, walang libro. Paano mo magawa yung wala kang libro kung wala kang guide? Ikaw ba yung mula noon ay mangkukulam? Yan. Maniwala pa siguro ko kung ikaw ay mangkukulam talaga. Kung ikaw ay mangkukulam talaga noon pa, ang mangyari sa'yo,